Marieta, nasaan ka na? Sigaw ni Senyorita Cristela habang hinahanap si Marieta sa bawat sulok ng kanyang asyenda. Agad namang napayuko na lamang ang ibang mga kasambahay na kanyang nakakasalubong sa daan. Panayang iwas ng mga ito sa kanya na animoy may mga ginagawa. Kanya-kanya ang mga ito dahil doon ay napangisi si Senyorita Cristela dahil alam ng mga ito ang kanyang pag-uugali. Maya-maya ay nagalit-galitan ito. Ano, hindi nyo hahanapin si Marieta? Muling sigaw ni Senyorita Cristela sa kanyang mga kasambahay. Dahilan upang manginig sa takot ang iba at agad na nagsipunta sa kanya. Isa-isa silang nagsinto at nagsalita ang pinakabatang kasambahay na si Rizel. Senyora, kung mamarapatin nyo lamang po, ako na lamang po ang tatawag kay Marieta. Sambit pa ni Rizel. Sa kanito ay tinaas ang kanyang mukha. Agad namang napaarko ang kilay ni Senyora Cristela sa kasinampal si Rizel. Ako ang masusunod kung sino ang gusto kong utusan, kaya't manahimik ka. Sigaw nito nang masampal niya si Rizel, na ngayon ay napapahawak sa kanyang pisngi na namumula mula sa sampal na nakuha sa kanyang amo na sa Senyora Cristela. Si Lara ang maghanap kay Marieta. Naiintindihan niyo ba ako? Sambit pa ni Senyora Cristela. Agad nang sinunod iyon ni Lara at agad rin hinanap si Marieta. Kung saan sa ang sulok niya hinanap si Marieta hanggang sa mahanap niya na nga ito sa hardin ng kanilang asyenda. Dahilan para mapangisi ito at saka pumaiwang. Andito ka pala, Marieta. Alam mo kung ako sa'yo, pumapasok na ako sa loob ng asyenda kasi baka hinahanap na ako ni Senyora Cristela. Kilala mo pa naman ang bagsik ng galit nun. So ano, papasok ka ba o sasabihin ko na ayaw mo? Pagmamaldita pa ni Lara kay Marieta. Dahilan upang mapahinto sa kung ano man ang gagawin niya. Sa kanito hinarap si Lara. Alam mo, bakit hindi mo nalang sabihin sa akin ng direkta na ipinapatawag ako ni Senyora? Kung pwede naman, di ba? Sambit pa ni Marieta habang napapakunot ang noon nito sa inis. Tinaasan lamang siya ng kilay ni Lara saka ito umalis at hindi na sumagot kay Marieta dahil alam nitong naasar niya na ito. Agad namang pinuntahan ni Marieta si Senyora Cristela nang makita niyang papaalis na si Lara. Sabay ang mga itong dumating habang si Senyora Cristela naman ay napakross arms nang makita na papalapit na ang mga ito. Siguro naman nilinis mo na ang kwarto ko, maging ang mga kwarto ng mga magulang ko at ng iba pa. Tama ba ako? Sambit pa ni Senyora Cristela habang nakangisi ito at umarko ang kilay. Ngumiti ng pilit si Marieta sa kamuling nagsalita. Opo, Senyora, kung gusto niyo ay puntahan pa natin. Sambit pa ni Marieta habang napaka-confident nito. Dahilan para maningkit ang mga mata ni Senyora Cristela sa confidence nito. Sure, that's much better, Marieta. Sambit pa ni Senyora Cristela na tila hindi natutuwa dahil sa confidence nito. At doon nga ay pinuntahan nila isa-isa ang mga kwarto. Inuna muna nilang tignan ang kwarto ni Senyora Cristela at pagkakita pa lamang ni Senyora rito ay nagulat ito sa kasinampal si Marieta ng pagkalakas-lakas na agad namang naging dahilan kung bakit napaupo ang kasambahay. Nagulat si Senyora Cristela sa nadatnan nito sa kanyang kwarto na napakarumi at nagkalat ang lahat ng mga mamahaling gamit niya. Galit nitong pinagmumura si Marieta at saka ininsulto. Wala ka bang utak o sadyang bobo ka lang at hindi mo naiintindihan ang malinis sa madumi? Tignan mo ang ginawa mo sa mga mamahaling kong gamit. Alam mo ba kung gaano kamahal ang lahat ng yan? Baka nga hindi mo mabayaran dahil mas mahal pa yan sa walang kwenta mong buhay. Buisit ka, sigaw pa ni Senyora Cristela habang galit nitong dinuro-duro si Marieta. Tanging iyak na lamang ang naitugo ni Marieta dahil sa pamamahiya at pagmamalupit nito sa kanya. Nang makita iyon ni Senyora, ay nakaramdam ng tuwa ito sa kanyang kaloob-looban saka muling nagpanggap na galit na galit upang mas makumbinsin nito na walang dapat na mas nakakaangat kung hindi siya lamang. Hindi ko naaabalahing puntahan ang ibang mga kwarto dahil alam kong madungis at marumi ang lahat ng iyon. Huwag nyo namang ipakita sa akin ang mabaho nyong lahi na puro squatter at walang ginawa kung hindi ang makinabang sa pera naming mga mayayaman.
Pakatandaan mo yan, Marieta. Maliwanag ba? Sambit pa nito habang ito ay nakangisi saka sumeryoso at sumigaw sa huling sinabi nito kay Marieta. Kasabay niyon ang paghawak nito sa baba ng kanyang kasambahay at yumuko para pumantay sa pagkakaupo nito. Tumangutangu na lamang habang naiiyak si Marieta. Binitawan rin naman niyo ni Senyora saka muling nagsisisigaw. At kayong lahat, linisan niyo ang bawat sulok at bawat kwartong kinalata ng kasamahan niyo. Naiintindihan niyo ba? Ayoko nang may makikita akong nakatigil lang at walang ginagawa kung ayaw niyong masisante. Ayusin niyo ang mga trabaho niyo, mga wala kayong kwenta, mga inutil. Naiintindihan niyo ba ako? Sambit pa ni Senyora Cristela habang ito ay galit na galit. Habang umiiyak si Marieta, ay agad na nagkilos ang lahat ng kanilang kasambahay. Dahilan upang kumilos na rin si Marieta kahit pa siya ay umiiyak. Samantala, ay napatingin naman si Senyora Cristela sa gawin ni Lara na sakto ring napatingin kay Senyora Cristela. Gumisi ito rito, sinyalis na nagtagumpay ang mga ito sa pagpapahiya kay Marieta. Si Lara kasi ang nag-iisang kasambahay na kanilang pinagkakatiwalaan. Matagal na si Lara at kasabayan lamang nito si Janice na isa sa mga dahilan kung bakit nag-iba ang pakikitungo ni Senyora Cristela. Tama lamang ang edad ni Lara. Hindi pa naman ito senior citizen, ngunit may kaedara na rin. Napagtagumpay nila ang pananabutahe sa confidence ni Marieta at upang pahirapan ang lahat ng kasambahay na naroon. Natutuwa kasi talaga sa Senyora Cristela kapag pinapahirapan ang mga kasambahay at muling pinaglilinis ng paulit-ulit upang magtanda ang mga ito. Kahit ang totoo ay madalas na pakananya at nilara ang lahat ng iyon. Hindi naman kasi talaga ganoon sa Senyora Cristela. Ngunit dahil nga sa nakaraan nito, ay hindi niya maalis ang pagiging malupit nito sa kapwa, lalong-lalo na sa mga kasambahay. Sa kanilang mga kasambahay ay meron at meron talagang paborito si Senyora Cristela dahil siya ang pinakahalo sekretarya niya sa kanyang mga kasambahay. Bagamat madalas utusan si Lara, ngunit ang palagi naman itong inaalipusta ay si Marieta. Paboritong pagdiskitahan ni Senyora Cristela si Marieta, kaya't mas kinugusto na lamang ni Marieta na hindi makalandas kay Senyora Cristela. Ang pakikitungo niya sa lahat ng kasambahay ni Senyora Cristela ay ubod ng sama dahil sa palagi nitong gustong nakikitang nahihirapan ang mga ito sa kani-kanilang mga trabaho. Mapahugasin man ang plato, paglilikpit ng pinagigaan ni Senyora, paglilinis ng comfort room, mga kwarto, kusina, hardin at kung saan-saan pang sulok ng hasyenda. Malaki at malawa kasi talaga ang ipinatayo ni Senyora Cristela na kanyang hasyenda. Ipinamana kasi kay Senyora Cristela ang mga ari-arian ni Senyor Erickson na kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Mayaman kasi ang angka ni Senyora, ngunit dahil siya ang natitirang apo ng kanilang lahi at ang nag-iisang anak ng mga Peralta, kaya naman sa kanya na ipamana ang lahat ng pera at kayamanang tanging sa pamilya niya nang galing. Sa totoo lang ay mabait ang kanyang lolo at maging ang kanyang lola na sina Gregorio. Ngunit ang ama at ang kanyang ina na si Senyor Erickson at Senyora Clarissa ay iba ang mga pag-uugali dahil sa pagmamalupit ng mga ito sa kanilang kasambahay na siya namang namana ni Senyora Cristela. Palagi kasi nakikita ni Senyora Cristela kung paano alilain, pagmalupitan at kutsain ang kanyang mga magulang ang mga kasambahay nila miski noong bata pa lamang siya. Naalala niya pa noong bata pa lamang siya ay lahat ng ipinag-utos ng kanyang ama at pati na rin ng kanyang ina ay talagang sinusunod dahil kahit katiting na pagkakamali ay may parusang iginagawad ang mag-asawa ng kanyang mga magulang. Mabait noon si Senyora Cristela dahil wala pa itong muwang noong bata pa lamang siya. May sarili itong kasambahay na siyang naging paborito ng kanyang mga magulang dahil madalas na ipagkatiwala siya sa mga ito ng kanyang mga magulang. Noong mga araw kasi na bata pa lamang siya, ay madalas na siya lamang at ang mga kasambahay nila ang kasama niya. Dahil kahit mayaman ang pamilya nila, ay patuloy pa rin ang pagtatrabaho ng kanyang mga magulang sa kanilang mga kumpanya at maging mga negosyong kanilang pinagkakitaan. Kaya naman ang isang araw,
habang wala na ang mag-asawa at sa Senyora Cristela na lamang at ang kanyang mga kasambahay ang naroon, ay sinamantala ng isa sa kanilang kasambahay ang pagkawala ng mga magulang niya sa pamamahay nito. Habang busy na naglalaro noon sa hardin si Senyora Cristela, ay nagsimulang umpisahan ang mismong kasambahay nila ang pinaplano nitong paghiganti na tanging kay Senyora Ginawa upang pahirapan ang anak ng mag-asawa. Kahit ang totoo ay si Senyora Clarissa at Senyor Erickson ang dahilan kung bakit gustong makaganti ng kanilang kasambahay. Bawat pintong madaraanan ni Senyora Cristela ay isang patibong. May mga timba na kung ano-ano ang laman ang bumubuhos kay Senyora once na mabuksan ni Senyora Cristela ang pinto. Marami-raming nagawang patibong ang kasambahay nilang iyon, tulad na lamang ng panis na kanin, putik, kung ano-anong dumi, at iba pa. Iyon din ang dahilan kung bakit nang iba ang pakikitungo ni Senyora sa kanilang mga kasambahay, lalo na nang bumigay siya sa patibong at pag-apak niya ng kanilang asyenda ay sa isang nahulog ang mga timba. Bawat dadaanan niya ay planado ng isang kasambahay na malaki ang galit at poot na itinanim sa kanilang pamilya at iyon ay si Janice. Baby pa lamang siya ay kasambahay na nila ito. Ito ang nag-aalaga sa kanya at tanging tumagal sa pamilya. Walang kamuang-muang noon si Senyora Cristela, kaya naman siya ang pinag-iinitan ni Janice. Bukod kasi sa nasa murang edad pa lamang noon si Senyora Cristela, ay madali pang malinlang noon ang kanilang senyora. Walang kaalam-alam si Senyora Cristela sa gusto nitong mangyari o sa mga pinaplano ni Janice sa kanyang pag-iiganti. Nang makapasok si Senyora Cristela at magtagumpay ng tuluyan si Janice, ay walang nagawa si Senyora Cristela kung hindi ang magsisigaw sa mga kasambahay na sa mga oras na iyon ay panay lamang ang tawa ng mga iyon. Habang si Lara ay walang kaalam-alam rin sa mga nangyayari dahil ito ay naliligo sa mga oras na iyon. Nagtatakbo si Senyora Cristela at panay ang iyak nito habang tumatawa ang mga kasambahay. Walang humpay na tawa ang naririnig niya. Saan man siya mapunta sa kanilang asyenda, ay may patibong hanggang sa makasalubong niya ang kasambahay nilang si Lara na saktong kakatapos lamang maligo. Agad na namataan ni Lara ang pag-iyak niya dahilan kaya't sinabi ni Senyora Cristela ang kanyang saloobin sa ginawa ng kasambahay nila. Doon ay agad na nag-alala si Lara dahil kahit bata pa lamang si Senyora Cristela ay hindi dapat nila ito inaalipusta dahil wala namang kamuang-muang noon si Senyora. Kaya't pinatahan niya si Senyora Cristela. Nang tumaan na si Senyora Cristela, ay agad na pinaligo niya at binabihisan ito. Bata pa rin noon si Lara. Mas matanda lamang siya ng iilang taon dahil 16 na taong gulang noon si Lara. Habang si Senyora Cristela naman ay 7 taong gulang pa lamang. Nang matapos na ay doon na sila nagulat nang bigla na lamang may sumigaw. Dali-daling inayusan ni Lara sa Senyora Cristela at agad silang bumaba dahilan para madatnan nila si Janice habang nakasalampak sa mismong pinagbuhusan ng putik ni Senyora Cristela noong araw na iyon. Napatingin na lamang ang lahat sa gawin ng ina ni Senyora Cristela na si Senyora Clarissa at maging ang ama niya na si Senyor Erickson na makikita ang pagkadismaya sa mga mukha at galit nang makita ang kalat. Agad na sumigaw ang mga ito. Ano bang klaseng basura ang dinadala mo, Janice? Bakit ang rumi-rumi at ang kalat-kalat? Ano bang sinasabi ko sa inyo? Di ba sabi ko ay walang kalat? Bakit ang titigas ng mga bungo niyang mga walang utak? Mga buwisit, sambit pa ni Senyora Clarissa na ina ni Senyora Cristela habang pinagagalitan si Janice at para bang nasampal rin ito dahil sa pagkakasalampak nito sa putik. Kaya't mukha itong napakadungis at marumi sa ganoong sitwasyon nito. Miski ang ama ni Senyora Cristela ay sinigawan na rin si Janice, ito na pala ngayon ang way ng mga ampas lupa upang sila ay makaganti. Ituro niyo sa akin kung sino ang salarin sa nangyari ditong kaguluhan at bakit ang dumi ng ating kapaligiran. Magsisagot kayo, sigaw ni Senyor Erickson na mahihimigan ang maotoridad na pagkakautos at maski ang galit nito kay Janice at maging sa mga kasambahay. Dahil narinig ni Lara at maging sa Senyorita Cristela ang lahat,
ay agad din sinabi ni Lara ang katotohanan na ginawa ni Janice kay Senyora Cristela. Umiiyak pa si Senyorita Cristela habang tinuturo si Janice na siya ang naging dahilan ng lahat ng mga nangyari. Dahilan para patalsikin si Janice at kasuhan pa ito ng kanyang mga magulang sa pambubuli na ginawa ni Janice sa kanilang anak. Kaya't magmula noon ay nag-iba na ang pakikitungo ni Senyora Cristela sa mga kasambahay. Kung ituring niya ang mga ito, ay parang mga laruan lamang niya na kahit kailan niya gustuin, ay gagawin niya ang lahat upang maging miserable ang buhay ng mga ito. Ganoon ang naging prinsipyo ni Senyora Cristela hanggang sa mga oras na iyon. Isa sa mga madalas na gawin talaga ni Senyora ay ang pagpapahirap. Ngunit merong pang ginagawa sa Senyora Cristela upang mas kainisan siya ng kanyang mga kasambahay. At iyon ang pagbabawas nito ng kanilang sweldo tuwing may gagawin ng mga itong masama kahit hindi naman sila ang may gawa. At inaako na lamang nila dahil alam nilang kahit pumalag sila ay paniguradong mas lalo lamang silang pahihirapan nito at lalong mas kakaltasan ang kanilang mga sweldo. Araw-araw ay torture ang inaabot ng mga kasambahay ni Senyora Cristela dahil sa madalas nitong gawing pag-uutos ng pag-uutos, pananabutahe at kung ano-ano pang patibong na maisipan niya na gawin sa mga ito. Hanggang isang araw ay napagtanto na lamang ng kanyang mga kasambahay na sobra na ang pagmamalupit at pang-aalipusta sa kanila ni Senyora Cristela. Dahilan upang sa araw na din iyon ay paunti-unting nalagas ang kanyang mga kasambahay. Sa araw na iyon ay katulad ng dati, pinagmamalupitan niya ang kanyang mga kasambahay at pinupuyat ang mga ito. Hindi niya pinapatulog ang mga ito upang makita kung talagang susunod ito sa kanya. Oo nga't lahat naman ay sumusunod sa kanya. Ngunit nang subukan ni Senyora Cristela ang mga ito ng gawain upang malaman kung hanggang saan ang mga ito, ay naimatay ang isa sa 10 kasambahay dahilan upang sumigaw si Senyora ng sunod-sunod sa mga ito. Mga walang silbi, bakit hindi niyo ako sinusunod? Walang pwedeng mang insulto sa akin. Mga inutil, magsibangon kayo at pagsilbihan niyo ako. Galit na sigaw ni Senyora Cristela na tila hindi nagugustuhan ang isa-isang pananamlay ng mga ito na parang kasalanan pa ng kanyang mga kasambahay kung bakit nananamlay ang mga ito. Yun din ang dahilan kung bakit sunod-sunod na nagkakasakit ang kanyang mga kasambahay. Dahilan kung bakit nagsialisa ng kalahati sa 10 kanyang pinagtripang utusan na huwag matulog. Napapangisi na lamang siya dahil para kay Senyora Cristela ay hindi kawala ng mga kasambahay niya at kung mawala man ang mga ito ay wala siyang pakialam. Iba't ibang klaseng torture ang ginagawang pagpapahirap ni Senyora Cristela sa kanyang mga kasambahay. Tulad na lamang ng pagpapadobleng linis sa mga kwarto, comfort room, kusina, salas at iba pa. Madalas niyang utusang ayusin ang maduming ardin matapos padumihin iyon kay Lara upang gawin ng mga kasambahay niya ang mga gawain doon. Matapos iyon, ay isa-isa din niyang ipinapatanggal ang kung ano-ano mang mga komunikasyon nila sa kanilang pamilya at kada oras ay mas lalo silang pinapahirapan ni Senyora Cristela. Oong at mayaman ito, kaya't winawaldas niya ang mga pera at ang madalas na isampal niya sa kanyang mga kasambahay ay ang mga perang kanyang kinukuha mula sa kanyang pamana. Ganoon kasi kayaman sa Senyora Cristela at gagawin ito ang lahat upang maiparamdam sa kanyang mga kasambahay kung gaano sila kababa. Sa totoo lang ay walang pakialam si Senyora Cristela kung magkasakit o mamatay man ang mga kasambahay niya dahil bayad niya ang mga ito ng pera. Kaya't kung mamatay man ang mga ito sa kanyang pamamahala ay hindi niya na iyon kasalanan. Para sa kanya ay tamad ang mga ito. Noon pa man ay alam na ni Senyora Cristela kung gaano niya kinakamuhian ang mga kasambahay dahil sa pagiging bobo at inutil ng mga ito sa kanyang paningin. Idagdag pa ang nakaraan ni Senyora Cristela na siyang dahilan kung bakit sobrang pagmamalupit at tulad ng kanyang mga yumaong magulang, gustong gusto niyang may pumupugay sa kanyang mga kayamanan at pagiging may impluwensyang mayayaman. Habang tumatagal, ay patindi ng patindi ang mga pinapagawa ni Senyora Cristela. Kaya naman ang iba ay napipilitang mag-quit at mag-resign na lamang
kesa antayin pa nilang sila mismo, ay masisante dahil kilalang kilala nila si Senyora Cristela at alam din nila ang pag-uugali nito. Halos umunti na ang kasambahay ni Senyora Cristela na siya namang ikinakatuwa niya dahil sa wakas ay hindi niya na kailangan pang magpanggap na ayos lamang ang presensya nito sa kanya. Kahit ang totoo ay ayaw niyang palaging may buwisit na nakasunod sa kanyang likuran na kasambahay. Lalo pat para kay Senyora Cristela ay gusto nito na sa kanya lamang ang kayamanang ipinamana sa kanya sa pag-aakalang kayang-kaya niyang mag-isang mamuhay kahit wala ang mga kasambahay niya. Ngunit dahil nga mayaman ang senyora ay hindi ito marunong sa mga gawaing bahay. Kahit kung mawawala ang kanyang mga kasambahay ay paniguradong hindi nito makakayang mag-isa nang hindi siya natuturuan. Ang kaso nga lang ay dahil sa pagmamataas niya at pagiging masyadong malupit sa kasambahay ay malaki rin ang chance ang hindi na siya maturuan at hindi niya matutunan ang mga simpleng bagay na makakatulong para sa kanya dahil nga sa kanyang masyadong pagmamataas. Iyon din ang dahilan kung bakit kung dati ay maayos na maayos ang kanilang bahay dahil sa marami-rami pa ang kanyang mga kasambahay, ngayon ay kumukonti na lamang ang mga ito. Doon ay unti-unti nagsialisan ang kanyang mga kasambahay dahil sa sobra-sobra na ang pagpapahirap niya sa mga ito. Dahilan upang halo si Lara at ang limang kasambahay na lamang ang naroon sa mansyon. Sa mga oras na iyon ay ayaw sanang sabihan ni Lara sa Senyora Cristela, ngunit alam niyang kailangan niyang sabihin ang saloobin niya. Busy sa pag-aayos sa kanyang routine sa Senyora Cristela at kung ano-anong pagpapaganda ang inilalagay nito sa mukha dahil nakaka-relax iyon para dito. Nang magsalita si Lara patungkol sa unti-unting pagkalagas ng mga kasambahay nito. Senyora, mawalang galang na po pero napapansin ko po kasing sobrang konti na lamang po namin at madalas pong nahihirapan na po kaming i-handle yung mga ipinapagawa niyo po sa amin. Gusto ko lang rin po sanang humiling ng mas malaking sahod dahil matagal na rin naman po kaming naninilbihan sa inyo at alam naman po namin na tatapusin pa sana ni Lara ang sasabihin nang sampalin siyang bigla ni Cristela. Bakit? Kasalanan ko bang inutil ang karamihan sa inyo? At anong pagtaas ng sahod ang sinasabi mo? Tama lang yan sa inyo. Saka maswerte pa kayo at pinapalamon ko kayo dito sa pamamahay namin. Take note, this is not just a house dahil mansyon ang tinitirhan mo. And yet, you're complaining? My gosh, Lara. Sambit pa ni Senyora Cristela. Dahilan upang mapahawak si Lara sa pisngiya at saka depensahan ang sarili. Opo, totoong pinagsisilbihan ko kayo. Kaming lahat, pero sobra na po ito. Sinunod ko po ang gusto nyo at kahit pa nga pananabutahe ay ginagawa ko na rin. Kahit pa ang mga taong naging malapit na sa akin ay sinira ko ang tiwala upang maibigay ang gusto nyo, senyora. Ako ang nandyan noong bata pa lamang kayo, pero sobra na. Sigaw pabalik at pagdidepensa ni Lara sa kanyang sarili. Natawa naman si Senyora Cristela. And what? Are you expecting me na maawa sa'yo? Come on, Lara. You're just a maid. Kaya huwag kang ilusyonada na makukuha mo ang loob ko. Remember, you are like them. Mahirap at kinakailangan ng pera ng pamilya ko. Yan ba ang gusto mong sabihin ko sa'yo? Sambit pa ni Senyora Cristela habang ito ay natatawa pa dahil sa emosyong nakikita niya kay Lara. Nakikita niya ang matinding galit nito na para bang si Senyora Cristela ang dahilan kung bakit nangyari ang mga nangyayari. O ano, hindi ka makasagot kasi ang buong akala mo, kinakampihan kita? Why would I do that? Hindi pa ako nasisiraan, Lara. And for the record, hindi ko kailanman hiningi ang tulong mo. It's an order from me. So kung aalis ka at magre-resign, then do it. As if kawalan ka sa akin. Dream on, Lara. Natatawang sambit pa ni Senyora Cristela habang nakangisi pa ito at napapaarko ang kilay sa tuwing titignan ni Senyora si Lara. Dahil doon ay nagalit si Lara at agad na ininterap ang pagtawa ni Senyora Cristela. Sabay sabing, magre-resign na lang po ako, Senyora Cristela. Ayoko na ho sa ganitong klase ng trabaho. Ayoko na rin ho sa mga trato niyo sa kasambahay na tulad ko at pinagsilbihan ka kahit hindi mo deserve ang lahat ng ito. Sambit pa ni Lara
habang seryoso ito sa kanyang sinasabi, dahilan upang isa-isa ring mag-resign ang mga natitirang kasambahay niya. Kaya naman napangisi na lamang si Senyora Cristela dahil alam niyang napagtagumpay niya ang kanyang paghihiganti sa mga kasambahay niya. Kaya naman magmula noon ay siya na lamang ang nag-iisang naglilinis at nagluluto sa kanyang asyenda. Doon niya napagtantong sobrang hirap pala ang linisin ng kanilang asyenda. Palibasa kasi ay laki siya sa yaman at hindi sa hirap, kaya hindi niya alam na ganoon pala kahirap ang lahat. Araw-araw ay ginagawa iyon ni Senyora, hanggang sa isang araw ay bigla na lamang siyang nilooban ng mga magnanakaw habang siya ay natutulog sa kanyang mansyon. Sa sobrang puyat niya ay hindi niya napansin ang pagnanakaw na naganap. Isa kasi sa kanyang kasambahay ang hindi nagustuhan ang kanyang pag-uugali, kaya naman ginawa nito ang mga kaya upang pagnakawan nito ang kanyang amo noon. Ang hindi kasi alam ni Senyora Cristela na ang isa sa kanyang mga kasambahay ay miyembro ng talamak na magnanakaw, at dahil nga kabisano dito ang bawat ruta at ang mga pinagkukunang yaman ni Senyora Cristela, ay halos wala itong itinara sa kanya kung hindi ang ibang kagamitan nito, na wala halos pakinabang para kay Senyora Cristela. Walang CCTV ang kanyang asyenda dahil nasira iyon noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang. Hindi niya pinaayos pa ang CCTV nila dahilan upang malaman din iyon ni Lara. Si Lara kasi ang higit na pinagkakatiwalaan ni Senyora Cristela sa lahat, kaya't ngayong napatalsik siya sa pagdedemand niya ng resignation letter na inaprubahan naman ni Senyora Cristela, ay gumanti ito at iyon ang ganting kanyang pinlano sakaling traidorin siya ni Senyora Cristela. Dahil kung mapagmataas at malupit si Senyora Cristela, para kay Lara ay mas malupit siya kapag siya na ang gumanti. Habang mahimbing na natutulog si Senyora Cristela, ay napangisi na lamang ito sa kaumalis na lamang matapos nitong malimas ang mga ari-arian ni Senyora Cristela. Pagkagising naman ni Senyora, ay gulat na gulat siya nang makita ang kanyang kalat-kalat na kagamitan sa buong asyenda. Doon niya napagtantong nilooban pala siya ng magnanakaw. Agad niyang pinuntahan ang vault kung saan naroon ang natitirang kayamanan niya na pinakatago-tago. Nanlaki na lamang ang mga mata nito dahil wala na ang mga pamanang pinakaingatan at pinakatatago-tago niya. Doon ay napaiyak na lamang si Senyora Cristela sa lahat ng mga kagamitang mamahaling nawawala sa kanilang pamamahay, na halos asyenda na lamang ang meron siya. Dahilan kung bakit sumubok mag-apply ng trabaho sa Senyora Cristela, ngunit dahil sa kanyang pag-uugali ay hindi siya matanggap-tanggap sa trabaho. Sa huli ay hindi na pinilit pa ni Senyora Cristela at muling iniayos ang kanyang asyenda sa kanya tinipid ang natitirang bigas at ulam na kanyang binili gamit ang kanyang cellphone na mamahalin. Ngunit hindi pa rin iyon sapat dahil sa pagbabayad ng kuryente at maging tubig. Kulang pa rin iyon hanggang sa nawala na lamang ng pag-asa si Senyora Cristela dahil sa napakataas ng binabayaran sa lupa, tubig at pati na rin sa kuryente ng kanilang asyenda. Halos ilang buwan na ang nakalipas na hindi na siya nakakabayad bago siya tuluyang napalaya sa sarili niyang asyenda, dahilan upang magpalaboy-laboy na lamang siya sa kalsada habang ito ay umiiyak. Doon ito napagtanto at na-realize kung gaano kahalaga ang may kasama sa buhay. Kahit pakasambahay lamang, ay mahalaga pa rin bigyang halaga ang mga taong naninilbihan at nagpapakahirap upang tayo ay mapaunlad, dahil sila ang isa sa dahilan kung bakit tayo narito at kung bakit mas napapaunlad pa natin ang ating mga sarili, dahil walang tao ang nagtatagumpay sa kanyang sarili lamang, sapagkat ang lahat ng tao ay nangangailangan pa rin ng mga kasama sa kanilang buhay upang sila ay mabuhay ng maayos. Isang aral ang hinding-hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya, na minsan siyang naging mayaman, ngunit dahil sa kanyang pagiging mapagmalupit na hasyendera, ay iyon ang kanyang napala.